my countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation Number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ang madilim. I assure you that I am utilizing this power for one purpose alone, and that is to save the Republic and reform our society. At nakakatakot na nakaraan. All that I do and we in government must do. Ngayon, napapanood mo na lang. It's for the Republic and for you. Sabi mo, hindi natin dapat kalimutan. In the second term of Mr. Marcos, there was a build-up of public frustration as well. Power is controlled by a very select group. He was tortured brutally. And all the instruments of repression, ang mga kuko niya, binunot lahat. Under the control of one person. So walang check and balance. Talaga nakakapanghilamot. Pero kapag nauulit, bakit mo hinahayaan? Don't you think that 2 terms is enough for any man? I do not crave for power. Kung pabalikin ako sa kahapon, ayaw ko na. There are a lot of people pushing me to run for vice president. It's a good idea, I think. Military officers became, well, assumed the important and strategic positions in the civilian bureaucracy. My orders are sa police pati military. Napagkaginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo na lagay sa alanganin. Shoot them dead. Itong kaso ni Sinas, hindi ang kasalanan kung kami mangkarana sa kanya. There was no Filipino that was executed. Now if he says that he wants to come back here too, by all means, I will go back because I think I'm innocent. And Mr. Marcos would like to shoot me on that basis, so be it. In recent months and recent years, one of the challenges that we've confronted are the issues on red tagging. Ordinary citizens also becoming victims of human rights violations. You can all go to hell. There's never, never wrong for a president and the police and the military to protect its citizens. Lumaban. We don't think we deserve it. This is what we were asking for, that they consider the plight of healthcare workers. Makialam. Hindi po ina-encourage na maging violente tayo o overthrow ang government. Yun lang po tayo sa totoo. And mismo kay General Pardado na po nang galing, na wala naman pong masama. Tumaksyon. Kailangan po talaga natin isipin din yung problema na kinakaharap natin, yung mas malalim pa pong issue. Panahon na po para huwag na mag-judge. Buksan po talaga natin yung isipan natin sa kalagayan po ng makapwa natin and ng bansa po natin. Ito ang defining moment ng ating henerasyon. Di na muling magpapabudol. Jika, arat na!